Ini sarap. Kaya hindi mo siya ilaga, sarap. Mga saka. Tamis. Sarap. Isang mapagpalang umaga po, purihin po ang Diyos sa umagang ito, sa buhay ng bawat isa. Ayun, kamusta po kayo? Magkape muna tayo mga kasaka, at siya nga palang mga kasaka, amin kayong ipapasyon doon sa mga bago namin tanim na kamati. Nag-uumpisa na kasi silang bumulaklak, at ipapakita namin sa inyo. Nalagyan na rin namin siya ng trellis kahapon, so yun, tapusin muna ang pagkakas. Tayo sa mga tanim natin na kamatis. At kung mapapansin nyo, dito sa tanim nating kamatis ay umuumpisa na silang bumulaklak. At ayan, nilagyan na, kabit na rin kami ng trellis dito. O, pagapangan niya, para hindi naman sumayad siya sa lupa at hindi maging kos ng mga pwedeng magkabakterya o virus dahil sa ninang nakalapit sila sa lupa. So, maganda na lagyan natin ng trellis, no? So, dito na rin sa trellis ng ating pinag-trellis ng kalabasa. So, ayan. Ito nyo naman, ang ganda ng ano, ng ating kamatis. Kaya kung mapapansin nyo, ayan mga kasaka. Ayan, may bulaklak na siya. Nakikita nyo na nag-uumpisa ng bumulaklak ang ating kamatis. Ayan. So, ayan. So, dito talaga ako humes itong mga kasaka eh. Kasi gusto kong ipakita sa inyo yung kanin ni Mickey. Ang daming sunflower na mumulaklak na. So, papakita ko sa inyo. Sunod-sunod yung tanim niya dyan na namumulaklak na mga kasaka. So, Korea, sundan niyo ako. Ayun mga kasaka. Ang lalaki, mataas pa sa akin. Ayan. Ito, pati hanggang dito, hanggang doon. Ayun. Maganda sa kabilang bakod ng ano. Meron din mga bulaklak na ang ating sunflower. Ayan o. Umumpisa ng bumulaklak. Mga katuwa. Relaxing ba mga kasaka? So ayun, punta naman tayo sa mga tanim nating mga mais. Mag-harvest tayo ngayon. So ayun, tara, samahan niyo ako. Ayan mga kasaka. Nandito tayo ngayon sa tanim nating konting mais, no? So, kukuha tayo dito ng panlaga, no? So, tara, samahin niyo kami. Harbe. Pipili natin yung malalaki, no? Ang laki mga kasaka. Pakita ko sa inyo yung laman. Ito mga kasaka po. Pwede na siyang panglaga. Siksik. Ako, bungi ang nagtanim. Pag ganyan daw, bungi ang nagtanim. Pwede na siyang ilaga, no? So, sarap. Pinta tayo dito. Ito, tingnan natin ito. Yung buo na yung laman niya.
Ay, uod. Ay, hindi maganda ang ano, laman niya. Ang daming bungi. Ayun, no? Nalaso ng laman. Pero yung una natin inanala, ano? Buo. So, ayun. Nakakadalawa na tayong puro bunga. So, sana ito hindi ito bunga. Ano natin? Ayun, maganda. Sa dulo lang. Bumi pa rin. Pero at least meron naman. Nakatiyan ba tayo mga kasaka ko? Ganda. Talukan na natin lahat mga kasaka. Ay, sa kabila. Ini mau kasar, depan laman. Pag malusog tingnan, pangit ang loob. Napansin ko. Tulad nito, malusog tingnan. Tingnan natin ito kung maganda yun naman. Mas malusog sa labas. Tingnan natin sa loob. Ayan o. Malusog sa labas pero bungay-bungay sa loob. So pipili naman tayo ngayon ng parang paitingnan sa labas. Titingnan natin kung buo ang loob sa mga kasaka. Parang ang payat.
Pero tingnan natin ang loob. Punta. Ayan na, tinay na. Pag parang payat siyang tingnan sa labas. Pero ang loob niya, quality ang laman. Ayan na. Wala siyang bungi. Na pipili tayo ng mataba. Yung magandang tingnan sa ito mga kasaka. Magandang tingnan sa labas. Pero tingnan natin ang loob niya kung hindi bungo. Hindi rin pala maganda yung malusog sa labas. Tapos bungoy-bungoy naman ang laman. Ah, ito maganda to. Ikot mo. May konti dito, pero konti lang. Okay? Ito mga kasaka, mataba. Tignan natin ang loob. Wow, ganda. Hindi pa ka na nang uudan na. Ito. Yan o, pag mataba siya. Ang daing bungi. Tanahal dito. Ito. Ito mga kasaka. Matamis na ang lasa nito. Matry ko ito nung una eh. Kahit hindi mo na siya ilaga, masarap. Ang sarap. Ah, hindi mo siya ilaga, sarap. Mga saka. Tamis. Sarap. Sarap. Ito mala, mataba. Pansin niyo mga kasaka, naputihan natin dalawang bunga niyo. Ito rin naputihan na may bunga. Ewan kung tutuloy pa ang taba niyo. Tingnan natin. I-stock nga eh. Hindi na tayo, may ano eh. Bubulokan lang ito ng ulo.
bigyan ko pa rin mga bigyan ko rin natin ng mga manok. Sarap talaga magtanim. Ito yung sarap na parte ng senaryo ng pagiging isang gardener. So, harvest ka. Fresh na fresh. Kaya yan yung sinasabi na garden to table. Fresh mo talagang harvest. Nai-enjoy mo yung pinagpaguran mo. Hindi mo siya bibilhin. So, last na po siguro mga kasaka. Tira na lang natin yan para mayroon pa tayong extra. Bali, may tanim pa na mga sa kabila. May ilan pa doon. So, konti lang to. Mga kasaka, ito yung na-harvest natin. Approximately 5 to 7 kilo. Ito lahat. Okay? So, yun mga kasaka. I hope na nag-ibig kayo sa mag-sinibigyan natin. So, para dun sa bago pa lamang dito sa YouTube channel, please like, share, and subscribe sa ating maliit na YouTube channel. Okay? God bless. See you in the next video.